Okay, ilan na po tayo? Yeah, 128 na po, mentor. So, konti na lang. Diba? 72 slots na lang. Ayan, 72 slots na lang, oh. Diba? And, ayan, mentor, siguro house rules na lang din. Siyempre, last day na rin po natin, ano? And, maganda, maano na natin, magawa na rin po natin. Okay lang po ba na lahat po tayo ay makapag-open ng camera? Okay? Number one reason kung bakit po tayo mag-open camera, kasi po gusto po natin makita yung mga artistahin po natin ng mga faces. So, ayan, ano? Ito naman namin kayo makilala po, mga mentors. Okay, pangalawang reason para ano po, no? Kung bakit tayo kailangan mag-open camera na ako. Kailangan nyo rin pong makita kung gaano kapogi yung ating speaker. Ayan. So, para naman maano natin, ay, talaga ba? Ayan, sige, sige. Gusto nyo rin po kayo mamit, ano? Ayan, and baka later on, di ba? Makausap nyo rin po ito. Naku, grabe po itong taong ipapakilala ko po sa inyo. Ayan, sige, open po tayo ng camera. Pangalawa po sa ating house rules, ano? Ayan, keep muted lang po tayo. Okay, keep muted. Kapag ka bagong pasok o kapag ka kayo po ay may members din po na hindi pa nakapasok, anong sabihin nyo po, mute po muna sila pagkapasok kasi para hindi po maputol-putol yung ating topic for today. Okay, pangatlo, kung kayo, ayan po, no? Maganda po, meron po kayong ano, notebook tsaka ballpen. Ayan. Kailangan po ng notebook at ballpen dito kasi bakit? Yung ililista nyo po o yung mga isusulat nyo po for today, yan po yung magiging reason kung bakit kayo magkakaroon ng unlimited preference. For sure yan, okay? Ayan, so dami na excited. Sige, simulan na po natin. Ano? Ayan, excited na rin po ako na ipakilala sa inyo. Okay? Just excited na po ako na ma-meet nyo rin po yung mentor na to kasi alam nyo po kung bakit. Yung mentor po na ipapakilala ko sa inyo, actually, ito po yung isa sa may pinakamalaking impact po. Okay? Pinakamalaking impact kung bakit andito po ako ngayon sa inyo at nagsasalita. Okay? Ito po yung isa sa mga reason kung bakit po ako may mga resulta, di ba? Na mapapansin or makikita nyo po na nangyayari sa atin. Di ba? Kasi nung ako po ay nagsisimula, di ba? Ito po yung laging nagbibigay ng mga advices sa akin. Okay? At sabi nga nila, no, para maging successful ka, mahilig ka sa mga taong successful. Diba? Kaya nakinig lang po ako sa taong to. And definitely, ganun din po gagawin natin. Kailangan lang po natin mahilig sa taong to. Alam nyo, ito yung mga resulta na meron po, ano, isa na po itong, kumbaga, diamond elite executive ng company. Siyempre, 800,000 per week po ang possible na kitain. Diba? Tapos, meron na po siyang house and lot. Diba? House and lot and dalawang sasakyan. Fortuner po yan. Tsaka yung BMW na sports car. Meron pa po itong mga different properties. Diba? Grabe. Napakaraming properties. May beachfront. Tapos meron pa po na ano, no? Meron pa po itong three car. Actually, nakahit din po ng three car sa company po natin. And multi-millionaire na rin. Grabe talaga, no? Multi-millionaire sa ganitong negosyo, kaya naman, napakarami. Alam nyo, yung lahat ng resulta natin, di ba? Yung lahat ng gusto po nating makuha, masasabi ko po na nasa kanila na. Di ba? Kaya, pakinggan po natin, ano? Pakinggan po natin itong taong to. At ito, alam nyo po, kung hindi dahil po sa taong to, malamang sa malamang, hindi po tayo magkikita-kita ngayon. Okay? Siya po ang founder ng Team Titan, ang nag-iisang Father Titan po natin. Ayan, virtual class naman po tayo. Okay, para sa nag-iisang mentor or coach Mike Fernandez. Ayan, amazing morning po coach Mike. Ayan, amazing morning mga mentors. So, grabe, ang dami natin, no? So, actually, ano na tayo, no? Sa intense training natin, sa awakening, ito na yung ating day 6. So, last day na natin bukas. So, nakakatuwa lang kasi una gusto kong i-congratulate okay lahat ng nandito and lahat ng makakatapos, no? Ginagawa po natin 'to para sa ikaka-learn nating lahat, no? Maganda po ang topic ko for today and I hope marami po tayong makuwang learnings
Okay, excited din po ako kasi ito lang po yung technique. Okay, personal technique po namin to, yung iba dito na kami po yung alam mo yun na na-develop namin through the years, no? Na pagharap sa mga kliyente. Okay, so congratulations sa lahat ng ating attendees. Tapusin po natin. Okay, and pipilitin ko pong explain ng malinaw. Okay, yung aking topic for today. So thank you so much, Mentor Carlo, no, sa pagtitiyak up sa akin. Okay, so nandyan po ang kumpleto po ba ang team natin? So ayan, isend nyo po ito sa lahat ng mga leaders nyo kasi po lahat po tayo kakailanganin nating maintindihan tong gantong training. Okay, how to handle objection and some part of it, magbibigay po ako ng tips on how to close a deal. Okay, so eventually, may encounter mo lahat tong sasabihin ko, no? Sa mga magiging kliyente mo. At kung paano mo sila mapapagbayad at kung paano mo sila mapapapay in. Okay? Thank you so much po pala sa sponsored ko, no? Pakaganda ng t-shirt ko for today. Alam mo, galing pang Italy to. Ayan, no? Ipeflex ko lang, ha? Hindi na pwedeng mamain kasi namain na po ni Coach Mike. Ano? Galing pang Italy yan, no? Galing po yan sa ating Core Wolves, no? Thank you so much. Founded by Mentor Claire Honey Villapa. Shout out sa iyo, no? Okay, so mag-share na po ako ng aking screen. Ayan, kita po ba? Okay, so yan. Okay, so hindi po nakakakilala sa akin. Ako po isa sa co-founder ng Team Titans, no? Brief background lang po, ako po si Coach Mike, no? Doing the business 3 years na po akong full-time. No, OFW po ako before. Hindi na po ako sumasakay ngayon, no? And then ang kagandahan nun, doing I am worldwide, kaya po kong ibigay yung sinusweldo natin sa pagiging OFW, sobra pa po. Okay, yan po yung aking journey before ako nag full time dito sa business natin. Okay, ang kagandahan, wala po tayong regrets doon kasi talagang sobra-sobra pa po ang binigay ni IM sa atin. Okay? So ayan, ako po ay isang mekaniko sa barko. Yan po ang engine room. So, hindi po nakakaalam. Yan po ang control ng lahat ng machineries. Okay, dyan mo po makikita lahat ng alarm. Okay, nasa ilalim po ng barko yan. Nakalubog sa tubig. Okay, para po sa kaalaman ng ating mga mentors. Ayan, so 5 years din po tayong nagbarko. Hanggang sa napagtanto natin na hindi habang buhay tayo OFW. Kailangan nating mag-decide para sa sarili nating kinabukasan, kailangan natin magtayo ng sarili nating negosyo. Kasi po, sabi ko sa sarili ko, paano naman ang mga anak ko? Lagi na lang ako malayo. Okay, ang pera, kikitain naman yan kahit sa Pilipinas ka. Okay, ang kagandahan, pag sa IM mo ginawa at sineryoso mo ang IM, sobra-sobra ang po pwede mong maging income. Yun lang ang kaibahan. Okay, so next po. Ayan, ang topic ko for today, handling objection. So, eto yung mga kasagutan doon sa mga objection ng mga kliyente mo na pepresentan mo. Iyon ang topic ko for today. Okay? Pero bago ako magsimula, ayan. Rejection doesn't mean you aren't good enough. It means that other person failed to notice what you have to offer. So, ibig sabihin, lahat ng kliyente na pepresentan natin, okay, is kung hindi man nila magustuhan yung business, okay, meron lang sila mga factors na hindi mo nasagot. Okay, at hindi lang nila nakita kung gaano kaganda yung ino-offer natin. Ganun lang yung kasimple, hindi lang right timing. Okay, ang bottom line, hindi lang yung right timing. Okay, so once na nasagot mo lahat ng objection nila, na which is ituturo ko, malaki ang chances, 90% to 99% mapapa-join mo sila, mapapa-oo mo sila. Kasi nasasagot mo lahat ng objection nila, kasi clear sa kanila. Okay, next. An objection is not a rejection. It is a simple request for more information. Ibig sabihin, mga mentors, kapag yung kliyente mo may objection o may katanungan tungkol sa business presentation mo, much better. Ibig sabihin, dun mo makikita na interesado siya. May katanungan, huwag kang matakot. Okay? Kasi kaya may katanungan yan, gusto niya ng clarification. Ang kailangan lang, maibato mo sa kanya yung positive feedback. Okay? O yung positive side dun sa katanungan niya. Okay? Kaya as much as possible, lagi mong tanungin yung kliyente, ano po ba mga questions nyo? Ano po ba mga concern nyo? Kasi pag sumagot yan, mas malaki ang chances magbayad yan. Okay? Kesa pag uwi niya, tsaka niya itatanong dun sa mga kasamahan niya, kasambahay niya, okay, sa mga relative niya,
na hindi niya naman naitanong sa iyo kasi hindi mo siya tinanong. Okay, pagkatapos mag-present, importante tanungin kung may mga questions siya. Next. Ayan, nakikita niyo po ba yung mga ambassadors natin? Bakit yan kasama? Bakit yan ang opening ko? Mga mentors kasi, para lumalim yung bilip mo sa kumpanya, okay, for you to handle the objection, kailangan sobrang lalim ng bilip natin. Bakit? Eh kasi mamaya may objection yung kliyente, mas way tayo. Alam mo yun? So, kailangan tayo mismo sa sarili natin, malalim ang paniniwala natin. Okay? So, ganito kaganda. Kaya ako dyan sinimulan, kasi tignan mo itong mga taong to. Diba? Kahit papano, yung credibility nila para magtiwala sa business nandoon. Ibig sabihin tayo pa kaya na ordinaryo lang. 'Di ba? Kasi itong mga personalities na to, itong mga iba diyan, politicians, celebrities, dapat familiar tayo diyan. Bakit po? Kasi sila ay gagamitin natin once na tayo ay nagko-close ng deal o once tayo ay may mga objection na kinaharap. Okay? For example, may mga objection ka, pwede mong ipakita yung mga ambassadors na yan. Ito ng mga to nagtiwala. 'Di ba? Ito ng mga to nag-join, okay, o nag-e-endorse ng negosyo natin. Okay, what more, bakit ako hindi? Kaya kailangan yung bilip mo sobrang lalim. Okay? Mga testimonies, isa pa yan. Okay, dapat meron ka yan. Bukod sa ambassadors, okay, may ambassadors ka. Ang tanong, may testimonies ka ba? Importante, meron din tayong testimonies. Okay, tignan mo naman yan, sila Manny Pacquiao, sila Mayor Isko. Okay, makikita mo, diba? Nagtiwala sila sa atin. Okay, para i-endorse nila yung negosyo natin. Okay? Ibig sabihin, bago pumirma ng kontrata yan, kahit binayaran ni IM Worldwide yan, nag-character check yan, nag-background check yan, ano ang papasukin kong kumpanya bago ako pumirma, baka mamaya scam ito. Ibig sabihin, ganun sila nagtiwala. Kaya dapat tayo yung confident natin malalim. Okay? Next. Ayan. Ito na, simula na. Paano pag sinabi ng kliyente mo pagkatapos mo mag-present, wala akong pera? Mga mentors, may naka-encounter? May naka-encounter po ba? Sinabi ng kliyente, wala akong pera. Ano ang isasagot natin? Ano ang napili mong, ano napili mo? Okay? Ano napili, anong package napili mo? Wala akong pera. Okay, ito yung pangkaraniwang answers natin dyan. Okay, kwento mo. Ako din, bago ako nag-member, lagi din akong walang pera. Okay, ginawan ko ng paraan ang pang-join. Kaya weekly kumikita ako 1,000 pesos for selling barley. Oh, emphasize mo sa kliyente kung paano ka nagkapera nung nag-join ka. Kwento mo sa kanya. Kahit sabihin mo na halimbawa within 1 month, nag-member ka. Doon sa isang buwan na yon, nakabenta ka lang 2 box. May 1,000 pesos ka. 1,000 pesos is 1,000 pesos, mga mentors. Kailangan maparealize mo doon sa kliyente na once nag-join siya, iyon ang solusyon para magkapera siya. Okay? Kailangan makita niya, no? At ma-realize niya kung paano ka nagkaroon ng income. Okay? O, for example, sabihin mo sa kanya, alam mo, last week, may kailangan akong bayaran, end of the month na, last month, yung benta ko sa produkto, yun yung pinambayad ko dun sa bill ko sa kuryente. Emphasize mo. Ito ang magbibigay ng source of income. Tong IM Worldwide, simula nung nag-join ako dito, weekly, meron akong additional income, 1,000. Emphasize mo, personal story. Okay, kahit sabihin mo ng 1 taon ka na, o kalahating taon ka na, nakabenta ka pa lang ng 5 box o 10 box, 5,000 pesos yon. 5,000 is 5,000 pesos. Diba? Ang gusto niya lang marinig kung paano siya magkakapera. So, sabihin mo sa kanya kung paano ka natulungan ng negosyo ni IM. Okay? Selling pa lang yan, ha? Next. Ang good news, dito ko din kinuha ang pambayad ko ng Meralco bill. Something like that. Okay? Eto nga o, bago yung cellphone ko. Alam mo ba, dito ko lang to kinuha sa benta ko sa products? Okay? Alam mo ba, nakabili ako ng laptop ng kapatid ko? Yung anak ko, nabilan ko pang-schooling niya? Kasi online na. San galing? Dito sa pagbebenta ko ng products. Sa dami ng umo-orders. Okay? Kasi napaka-in-demand ng products. You need to tell the client kung gaano ka ka-confident. Kung gaano kadali. Okay, kailangan mapakita mo sa kanya gaano kadali. Okay, na may mga tao na talagang umu-orders. May mga bumibili ng produkto natin. Okay? Ayan. So, pwede mong sabihin sa kanya, wala akong pera. Sabihin mo sa kanya to. Naniniwala kasi ko, ilan beses na dumaan sa kamay natin ang 16,800 or 44,800. Pero di natin pinagkakitaan. Pero pag dito, sigurado lalago ang pera mo.
pagtulungan natin. Okay? So, mga mentors, ayan o, ganyan siya kasimple. Pwede mong emphasize sa kanya na kasi in reality, realization, ako din naman eh, wala akong pera. Pero nung last week, nung Christmas, bumili ako ng laptop, bumili ako ng cellphone, o bumili ako ng motor, bumili ako ng something. Okay? Pa-emphasize mo sa kanya na yung binili mong something na yon, as of now, degrade na yung value. That's why you decide to put it on a business. That's why we decide na dito ko na lang dadalhin yung pera ko kaysa ibili ko ng mga bagay na nagdi-devalued, na nagdi-depreciate. Tama ba? Kailangan pa-realize mo sa kanya na kapag dito niya dinala, yung pera niya hindi gastos. We're talking about business. Business that will generate income. Okay? Pag dito mo dinala ang pera mo, hindi siya gastos. Negosyo siya. Okay? So, ganun yan. Okay? Tell your story paano ka nakagawa ng paraan. Emphasize mo sa kliyente kung paano ka nakakuha ng pang-join mo. Okay? Sabihin mo sa kanya, ako din eh, wala rin akong pera. Alam mo, yung pang-join ko na yan, ginawan ko ng paraan. Alam mo, actually, ito yung account ko. Okay? So, pwede mong emphasize sa kanya kung paano ka nag-start. Okay? Para habang nagpe-present ka, natukukwento mo na sa kanya, nakakakuha na siya ng idea, nabibigyan mo siya ng input kung paano siya kukuha ng pambayad niya sa package. Okay? Tell your story. O tell mo yung story ng ibang tao na napakinggan mo. May kakilala nga ako dito, alam mo ginawa. Bigyan mo siya ng idea. Bigyan mo siya ng insight. Paano niya rin gagawin. Okay? Ayan. Maliit lang ilalabas kung para sa babalik. Oh, mga mentor, sa closing the deal, ito, isang part na rin to. Emphasize ko mamaya. Okay? So, pwede mong sabihin sa kanya, no? Na ito, to tell you honestly, meron tayo kasing kakaibang system dito na apat na tao lang. Okay? So, alam mo ba, sa ilalabas mo, napuhunan na ganito, sa 16,800 mo, magiging 24,000, pwede mong emphasize sa kanya. Okay? Yung just for you. Kapag sinabi niyang wala siyang pera, kung gaano kalaki yung po pwedeng maging return. At kung gaano kabilis mababawi yung ROI, ayan, bagsak mo sa kanya yung just for you. Ito kasi kakaiba yung system natin. Napakaganda nung system, pero itong system na to, ito yung magbabalik ng pera mo. Ito yung babalik ng pinuhunan mo. Which is what? Just for you. Kaya importante kabisado natin yung just for you. Okay, next po tayo. Ayan, invest versus luho. Ayan, gadget. Ito sinasabi ko kanina. Ito, negosyo. Okay, yung plano mong bilhin, okay, yung plano mong iregalo o kung ano man yung bagay na iniisip mo, okay, na gusto mong pagkakagastusan, iyan, magdi-devalue dyan. Iyan yung sinasabi ko. Eto, investment, negosyo. Emphasize mo sa kanya. Okay? Ayan, oh, for example, wala akong pera. Pakita mo yung testimonies ng mga leaders natin o yung mga upline natin o mga co-mentors natin na kumita. Eto nga po, oh. 'Di ba? Pakita ko lang po sa inyo yung sample ng isa kong upline, nung isa nating members, nung isa nating members dito na isang dealers din. Ayan po, factor worker. Yan po nung nag-join wala din pong pera. Okay? Pero tignan niyo po ngayon, magkano na kinikita. Okay? So kailangan mo pakita sa kanya, emphasize sa kanya na once na nag-join siya, okay? Ganyan din ang kikitain niya dahil eto nung nag-start wala din pera. Okay, pakilala mo sa kanya si Mentor Lara. Okay, pakita mo yung testimonies niya. Yan po ba, sa tingin niyo, saan po kukuha ng pera yan? Ginawan lang din po ng paraan. Pero ngayon, yung dating walang pera, kumita ng 270,000 within 3 months. Okay, pakita ka ng testimonies. I-ready mo yung mga testimonies mo. I-save mo sa album mo. Okay, para pag nagpe-present ka, naka-ready na, bubuksan mo na lang. Hindi ka na maghahanap sa FB. Okay, mga mentors, kasi kailangan natin ng mga ebidensya, 'di ba? Ganito lang 'yan kasimple. Sa korte, para manalo ka, kailangan mo ebidensya. Ganun din dito, para manalo ka, ma-win mo yung client mo, kailangan mo rin ng mga ebidensya, which is what? Testimonies. Okay, gets po ba? Next. Ayan. Second na at sa ating ano, objection, okay? Di ko linya 'yan. Okay, so halimbawa sinabihan ka, di ko linya yan, di ba? Yan ang mga sagutan, hindi ko linya yan. Pagkatapos mag-present,
Kinakausap mo, sinabihan ka, di kulin niya yan. Sabihin mo sa kanya, pares lang tayo. For example, ako sinabihan, di kulin niya yan. Hindi ako po pwede dyan. Sabihin mo, ako katulad ko, ang sasabihin ko, ako nga eh, mekaniko sa barko. Anong kinalaman ko dyan? Wala naman akong idea dyan. Kaya lang, kailangan ko lang lakasan yung loob ko. Di ba? Ganun lang, kailangan lang natin lakasan yung loob natin. And then, at the end of the day, pag-aralan. Okay, tell mo yung background mo. Kwento mo sa kanya. Okay, kung ano yung linya mo, okay, tsaka kung paano ka nag-aral, kung paano mo dinevelop, okay, na nagsisimula, wala na rin naman tayo pare-pares alam dito, lahat naman ng bagay na papag-aralan, okay, ayan, nung mag-decide ako mag-join dito, di ko rin to linya, pinag-aralan ko lang, at good news, libre ang training, emphasize mo sa kanya, dito, bro, okay, kung sa labas, kapag nag-apply ka ng certificate, may bayad dito, libre. Okay, dito sa labas kapag umaten ka ng training at magagather ka ng knowledge and information, may bayad. Dito, walang bayad. Okay? Ayan. So, work income, 20,000 per month or magbenta ng 200,000 per month. No? So, basic lang yan, no? Kasi, tignan mo lang, ha? Kailangan mo lang i-analyze, no? Kailangan lang natin ma-analyze na, for example, no? May mga doktor nagne-nursing, bakit ando ng pera? Kahit anong bagay na mag-generate ng income, kahit ayaw natin, kailangan nating aralin. Tama? Kasi mag-generate ng income. Like for now, pandemic, no? Pwede mong pa-analyze sa kanya. Katulad ngayon, napansin mo ang daming online seller? Kasi bakit ang tao di makalabas? Linya ba nila yon? Hindi. Okay? Pero nandun kasi ang pera. Good news, ganun din dito. Okay? Dito sa IM Worldwide, online lang. Okay? So, hindi ko lang din to linya. Pero kailangan natin gawin kasi nandito ang pera. Okay? Ito na ang bago ngayon. Ito na ang trending. Okay? Kaya kung nasaan ang trending, dun tayo kasi online to. Emphasize mo sa kanya. Online kasi to. Kaya ang online business, kailangan nating linyahin. Nandun ang pera sa online business. Lalo na ngayong pandemic. Kaya nga sarado mga mall. Lahat ng traditional business, almost. Lahat, almost ha. Almost, lugi. Okay, pero ang online, kasi nga, hindi mo kailangan lumabas. No need to go outside. Di ba? So, online business ang trending ngayon. Lahat ng bagay na papag-aralan. Okay, emphasize mo lang sa kanya. Tell your story. Testimony, story sells. Yung personal testimony mo, ikwento mo. Okay, kung paano mo pinag-aralan yung negosyo. Okay? Ayan o, katulad niyan, hindi ko linya yan, may nagsabi siya, hindi ko linya, meron nga ako dito kakilala eh, meron ako dito, no, yung nauna sa akin na nag-member o na nag-join, hindi rin niya linya to, kasi negosyante siya, pero ginagawa niya yung negosyo, may-ari nga siya ng black scoop eh, okay, ang laki ng in-invest, ang laki ng pinuhunan sa black scoop, pero ginagawa pa rin ang IM Worldwide kahit hindi niya linya, tama, ayan na, kapag travel na sila, libre. Okay, emphasize mo, pakita mo yung mga pictures ng mga tao na mga negosyante. For example, hindi rin nila to linya. Okay, ang mag-dealer ng barley, okay, ang mag-talk, ang mag-present, hindi rin nila linya. Pero, bakit ginagawa nila? Kasi, nandun ang pera. Okay, next. Ask ko muna sa mama and asawa ko. Oh, ayan, oh. For example, yung kliyente mo, pagkatapos mo mag-present, sinabihan ka, tanong ko muna sa asawa ko. Ano sasabihin natin? Okay. So, ayan. Okay naman yan, kaso hindi nila napakinggan ang presentation. Okay? Yan ang mga sagot natin. Okay naman yan. Siyempre, asawa yun. Iko-consult talaga yun. Di ba? Kahit naman tayo, kung may asawa tayo, kung may girlfriend tayo, o lalo na kung hindi sa atin manggagaling ang pera, iko-consult muna natin. Okay, so hindi natin pwedeng kontrahin yun. Kapag sinabi ng kliyente yun, pwede mo sabihin sa kanya, okay naman yun. Kaso hindi niya napakinggan yung business presentation. Example, oh, pwede mo example to. Example, nanood ka ng sine, then tinanong mo si mama mo or papa mo, maganda yung palabas, kaso di naman sila nakapanood. Okay, so ganito na lang kasimple, no? So, it is best kung sino ang nakaintindi, siya ang mag-decide. Kasi di naman nila napakinggan yung nakita mo. Okay? Paano if ayaw nila, tutuloy ka pa rin ba? Mga mentors, commonly, ganito ginagawa namin. No? Kapag sinabi ng kliyente, ask ko muna sa asawa ko, o sa kamag-anak ko, o kung kanino man, sasabihin namin ganito. Inform mo ako kung anong oras ako po pwedeng mag-business presentation ulit.
I-set mo ako ng appointment, ganito lang, no? I-set mo ako ng appointment para i-discuss ko din dun sa mama mo or dun sa asawa mo or dun sa relative mo. Para malinaw yung papasukin yung negosyo. Ganito, sabihin mo, okay? Ganun ang sabihin mo, mentors, no? Sabihin mo sa kanya kasi talaga magko-contradict yan. Kasi nga hindi niya napakinggan. So, ang best way dyan, presentan mo sila ng sabay. Tanungin mo anong oras sila available parehas. Okay? Kasi magtatanong yan eh, no? So, i-open mo kung anong, i-ready mo yung sarili mo kung anong oras man. Okay? I-vacant mo yung schedule mo. Okay? Para malinaw nilang maintindihan yung business. Okay? Or either way, ganito. Sure naman ako matutuwa yung mama mo. Kasi negosyo to pag-uusapan natin. Ang good news doon, no? Po, pwede kong i-present sa inyo lahat. O sa inyong dalawa. Okay? Sabihin mo lang sa akin, anong oras kaya yan? Anong oras kaya na po pwede ako mag-present? Via Zoom lang. Send ko lang yung link, i-open nyo, discuss ko sa inyong dalawa. Okay? Para malinaw din sa kanya kung ano yung negosyo. Ganon, mga mentors, okay? Presentan nyo parehas. Paano if ayaw nila, tutuloy ka pa rin ba? Pwede mong tanungin sa kliyente. Okay? Maganda, dalhin mo dito. Ito kasi, sa office to. Noong hindi pa online. Ah, okay, ang sagutan. Maganda, dalhin mo dito si mama or asawa para mapaliwanagan. Eh, ang good news, Zoom na nga lang. Hindi na kailangan pumunta ng office. Okay, so presenta natin ang sabay. O, kung gusto mo naman, hindi pa kabisado kung paano mag-present, o, message mo si upline. Okay, hingi ka ng tulong. Mga mentors, hindi mo to kailangan gawin mag-isa. Okay, ang IM Worldwide, hindi mo kailangan suluhin dahil mas mahirapan kapag solo ka. Okay, so hingi ka ng tulong. Kung wala si upline, hanapin mo pa yung susunod na upline. Okay, lalo na kung nagsisimula ka. Pero kailangan may hangganan. Kasi kailangan lahat tayo marunong mag-present. Paano tayo dapating sa point na mag-handle ng objection? Kung hindi naman tayo nakapag-present, anong iyo object? Diba? So kailangan matuto tayo lahat mag-present. Okay, next. Larga tayo. Small time business. Sinabihan ka. Small time naman yan. Diba? O pwedeng ganito ang mga sagutan natin, no? Small time capital, big time income. Meron bang small time na kumikita ng more than 500,000 per month? Okay. Kung small time to, tingin mo, kaya-kaya nating bayaran yung endorsement? Kung small time tong business natin na IM Worldwide, makakapag-branch out kaya tayo sa Italy? Okay, for example, no? Sinabi nung kliyente mo, small time, pwede mong sabihin yun. Actually, may branch out nga po tayo sa Italy. Diba? World class tayo. So, hindi po to basta small time business. Okay? So, yan ang pwede mong sabihin sa kanya pag sinabihan ka ng small time. Okay? Show IM Worldwide result and testimonies. O, pwede mong show yung sa mga mentor mo. Alam mo po ba yung kumpanya natin? Nagpapa-free travel! O, pakita mo yung worldwide na travel. Sa Europe, sa Amanpulo, dito sa Hong Kong natin, sa Singapore, lahat. Yung mga Japan travel, pakita mo sa kanila. No? Para makita nila, ma-realize nila na, oo nga, big time yung kumpanya. Kasi nakakapag-travel. Okay? Ganun mag-reward, ganun mag-award. Ganun magbigay ng incentive. Okay? Yung result sa MOA, okay, pag sinabi niya, ay, small time yung business, parang small time, hindi ata ako po pwede dyan. Sir, nakita mo, unang taon pa lang, okay, nag-event na sa malalaking event, malalaking venue. Okay, Araneta, MOA Arena, isipin mo yan, sir. Diba, ibig sabihin, yung kumpanya natin, competitive. Okay, napakaganda ng kumpanya. Okay, secondly, ayan, mga mentors, importante para realize mo sa kanya yung mga nagkaroon ng resulta. Isipin mo, kung iyan, small time business, okay, meron na nga po dito kumikita, within 3 months. Okay, dating call center agent, di ba? Dati nasa call center siya, ngayon full time na sa business. Kung ito po ba small time, tingin nyo, kaya siyang swelduhan ng kumpanya o bigyan ng income ng ganyan, 334,000 within 3 months. Pakita mo yung mga testimonies ng mga mentors na kumikita ng malaki para ma-realize niya na hindi small time tong business natin. Okay? Next. Tignan mo. Yung sinasabi ko, pang worldwide mga mentors, di ba? Mentor Claire Honey. 'Di ba nasa Italy? Yan ba? Isipin mo malapit na tayo magkaroon ng IBC doon. Yung mag-open na yung mga produkto natin, okay? Malapit nang i-launch out lahat 'yun doon. Okay, kaya sabi ko nga sa inyo, napaka-importante na tayo makauna doon. Why? Kasi syempre mga commenters natin nandoon. 'Di ba? Nandoon yung ating main team. 'Di ba? Main team natin ang nandoon. So, hindi ka maaano na baka wala mag-assist, baka walang tumulong. 'Di ba? Part ng Team Titans ang nandoon. Diba? Kaya nga, I do encourage each and every one of us na mag-market tayo doon.
'di ba? Natulungan natin lahat, pagtulong-tulungan natin na ma-promote yung sariling atin. Okay, which is what? Which is IBC Italy. 'Di ba? Syempre sa atin 'yan, sa Team Titans 'yan. So, sobrang proud kami diyan dahil grabe yung struggles na pinagdaanan yung organization na 'yan. 'Di ba? So, ayan, papakita mo yung mga testimonies natin na 'yan. Mga travel incentive. Kung ito ba small time, grabe yung pinamigay nung last time, namigay ng kotse. 'Di ba? Honda City. 'Di ba? O ayan, makikita mo naman Mentor Alvin. 'Di ba? As you can see. 'Di ba? Yung mga achievements, pakita mo 'yan. Yung mga in-income, mga kinita. Grabe. Oh, mga mentors, by the way, no. Maiba ko yung ating iPad ha, yung mga incentive po natin. Matatapos na ha. I-hit po natin. Libre po 'yan si Mentor Alvin nung last time namigay ng iPad si IM, no. Namigay ng Apple incentive. Oh, 'yan, isa nating achiever si Mentor Alvin. 'Di ba? Huwag kang papayag, libre, wala kang babayaran, ihitin mo lang ang incentive. Magkakaroon ka ng Apple gadget. Okay? Gusto mong iPhone 12? Walang kaso, libre 'yan sa IM. Okay, wala pong binabayaran dito, i-hit mo lang ang incentive. Check mo yung RQB mo ha, check mo. Punta ka sa genealogy mo mamaya, buksan mo yung account mo. Tingnan mo kung ilan RQB ka na, yung requirements silipin mo. Mentors, libre yan ha. Oh, sayang naman. Hindi mo na kailangan bumili, magkakaroon ka ng MacBook. 'Di ba? Walang bayad yan ha, huwag mong palampasin. Kasi may deadline lang po yan. Check mo po yung mechanics natin, okay? Next. O, di ba? Mentor RJ. Tignan mo naman. Di ba? Saka nakakita. Andito sa Pilipinas, walang trabaho, ha? Pero may negosyo. Okay? May negosyo, mayroong sariling montero. Okay? Ganyan ang pwedeng mangyari sa ating lahat. Isipin mo. Di ba? Kahit hindi importante kung ikaw ay anong background mo dito. Okay? Kahit ano pang pinanggalingan mo. Basta kaya mong paniwalaan na mangyayari sa'yo. Totoo yan. You will be next. Okay, next. O, ayan o. Si Mentor Mike, tsaka si Mentor Arian, way back 2017 to, I believe, no? 2017. First result in IM Worldwide, within 6 months. Mga mentors, within 6 months, di ba? Bumili ng Toyota Fortuner. Yan ang kayang ibigay ng negosyo. Kailangan mo lang talagang maniwala. Di ba? O, isipin mo yan. Di ba? Ganun, walang imposible dito. O, success story ni Coach Mike. Di ba? O, yan. Di ba? Magkaroon ka ng ganyan. Okay? Di ba? Family mo, kasama mo sa Pilipinas. Di ba? Kumikita ka. Ayaw mo niyan. O, di ba? Si Mentor May, psychology graduate. As you can see, di ba? Napaka-successful. Di ba? Na hindi kayang ibigay. Eh, to tell you honestly, mga mentors, eh, kung gusto natin ng ganyan, pwede naman sa labas, pero dapat 1 million per month tayo. O siguro, kailangan 500,000 per month. Di ba? Itanong natin sa sarili natin kung makakarating tayo dun. Di ba? Pero dito sa IM, ay kahit tayo ay jeepney driver, kung ano man trabaho natin, kung factory worker, call center, kahit ano pa yan, po pwede. Di ba? Ganun kaganda yung negosyo natin. Isipin mo, o. 1.2 million, 9 weeks. Ayaw pa mo? Di ba? House and lot, tunay yan. Kasi yan ang ating upline, di ba? Kung ano nangyayari kay upline, maniwala ka. Eh, ikaw din ang susunod. Next ka na. Huwag kang negative. Bawal dito yun, di ba? So, kailangan. Pag ano yung nauna, envision mo. Kasi what you envision, it materialize. What you imagine, it will turn into reality. Ganun lang kasimple yung negosyo natin. Di ba kaya may tinatawag ditong parang mga baliw? Dahil totoo yun. Nakikita mo yung mga bagay na alam mo yon, wala naman pero nai-imagine mo. O eh, pero yun yung mga nagsasucess. 'Di ba? Hindi yung pag sinabi yan, magkakausin lahat ka dito, parang hindi naman. Ah, hindi talaga. 'Di ba? So importante, kaya mong i-absorb. Ayan. Next, wala akong time, sinabi ng kliyente mo, wala akong time. Okay, oh, pwede mo sabihin to. Okay lang yan, pwede mo naman itong gawin ng part-time, no need to resign agad. Okay, 2 to 3 hours lang a day. You could do this after work tulad ko. Emphasize mo uli yung position mo, yung trabaho natin. For example, teacher ka, lawyer ka, doctor ka, nurse ka, o kung ano pa man. Housewife, pwede rin. Sabihin mo lang sa kanya na isisingit niya lang to dun sa ginagawa niya. Okay? O kung kailan, pagtapos ng trabaho niya, tsaka niya gagawin to.
Okay? Kasi syempre iyan, may pinagkukunan ng income, no? Idadagdag niya lang ito. Okay? Pwede mo naman tong gawin part-time lang, may kakilala nga ako dito, ganto ganyan, kwento mo. Okay, may kakilala nga ako dito. Actually, no, nagtatrabaho siya sa ganto. 12 hours siya, ha? Pero ang good news doon, after yung 12 hours shift niya, nagagawa niya pa rin yung business. Eto na yung kinikita niya ngayon. Okay? Emphasize mo sa kanila kung sino yung mga tao dito na part-time lang na nagagawa yung negosyo. Okay? For example, if sa school, you can do this part-time habang nag-aaral. Ayaw mo nun bago ka graduate, may kotse ka na. Kung sa student ang kausap. Okay, halimbawa, yung kliyente mo naman, may mga anak siya, pwede mong pa-emphasize, kahit yung mga anak niya, pwede niyang gawin yung negosyo. May mga bata tayo dito, may mga yip tayo, pwede mong pakita sa kanila, eto nga, ilang taon lang. Okay, pero ganito yung ginagawa nila. Wala kasi to sa age, okay, wala, dito kahit anong edad mo, pupwede. Okay, so emphasize mo sa kanya. Okay, kung paano mo nagagawa, kahit busy ka. Okay, so ayan. Ano yan? Kay Mentor May. Okay. O, 1.6 million in 1 month. O, pero nagsimula sa 500 pesos. Mga mentors, baka iniisip naman natin, oh, hindi, nauna kasi kaya ang laki ng kinikita. Tandaan nyo po, kung magkano yung laman ng e-wallet mo, kahit ina 10 piso, dumaan po kami dyan. Okay? Lahat tayo dumaan sa zero. Okay? Lahat tayo dumaan ng maliit ang kinikita. Pero, tandaan mo, hindi yan ang hangganan mo. Hindi yan ang deadline ng laman ng e-wallet mo. Darating ka rin dito sa 1.6. Okay? Basta i-apply mo yung mga pinagsasabi. Okay? Yung mga sinasabi doon sa nagte-train, sa mga mentors na napapakinggan mo, sa mga trainer, sa mga training na naaatinan mo. Kasi ganun lang din po ginawa namin. Kaya yung 500 naging 1.6 na. Okay? Diyan ka rin papunta. Okay, kailangan mo lang i-embrace, kailangan mo i-accept. Okay? Kalimutan mo 'yung negativity. Okay, kalimutan mo 'yung hindi ako 'yan, hindi ko kaya, 'di ba? Alam mo 'yon. Kasi kailangan mong i-embrace na kapag nakita mo 'yung ganyang figure, absorb mo na ikaw din. Ikaw na susunod. Kaya ko din 'yan, ganun. Okay, kaya ko din 'yan. Ako din, 'di ba? Pares lang tayo, nag-invest ka, nag-invest din ako. So ako na susunod, ganun. Okay? So next, sinabi ipon muna ako. Ano sasabihin? Explain mo yung positioning. Okay? Ask ko lang po how much po kaya nyo invest para masimulan natin yung negosyo. Okay, eto part na rin ng closing ha. O for example, sinabi sa iyo no, tapos ka na mag-present. Tanungin mo siya, magkano yung cash on hand niya? Okay, kung mag-start po tayo ngayon, at this time, at this moment, magkano po yung hawak nating cash? Negosyo pag-uusapan. Sinabi niya ngayon, meron siyang 10,000, meron siyang 11,000. Ang good news, pwede ka na po mag-start. Okay, pabuksan muna doon sa bronze package. Okay? Sabi mo, eto po, meron tayo dito, 11,200. Kaya lang, dalawang slot na lang ang hawak ko. Okay? Kung alam mo, hindi mo diniscuss to. Kasi to tell you honestly, mga mentors, no, dinidiscuss ko lang talaga, 16,800 pataas. No? Most probably talaga, ano, gold pataas. No? Para pag humirit, may backend ka, may pang-backup ka. Okay, alam mo, sinabi niya, meron siya 15,000. O, pwede mo padagdagan sa kanya para lang makapag-start siya. Kung hindi mo na-discuss pa. Okay, kaya hindi ko talaga dinidiscuss lahat. Kasi nga, at least, kung tatanungin ko siya, kung magkano yung hawak niya, sinabi niya, meron siyang 5,000, padadagdagan ko 600. Ang importante, ma-encode ko siya. Okay, kasi pag na-encode mo na, naging downline mo na, pay-in na, mapapa-join mo na. Okay, pag napa-join mo na sa mga training natin, sa mga activities natin, doon na nagkakaroon ng upgrade. Okay, ang importante makaposition siya, makuha mo yung commitment niya. Okay? Pero kung may usapan naman kayo, update mo na lang. O for example, may usapan naman kayo na, "Hindi, gusto ko Jade, Jade talaga gusto." Update mo na lang. Okay? Depende sa scenario. Okay? Pwede na po kayong mag-down payment, start sa small package. O ayun. Para makuha mo lang yung commitment niya, okay lang kahit magsimula siya sa mababa. Eh kung yun lang talaga hawak na pera, eh. Ang importante na iposition mo na siya. Okay? Pag sinabi niya ipon muna ako, magkano ba hawak mo dyan? Para ma-start natin yung negosyo. O, magkano cash on hand mo? Negosyo pag-uusapan. Magkano yung willing kang invest ngayon? Ngayon na. Ganon. Yung ngayon na. Sabi mo sa kanya, magkano yung willing kang start sa business natin? O yan, papasok yan dyan. Sa mga packages natin, may 5-6 naman tayo. May bronze tayo, may 16-8 tayo, may gold tayo. Okay? So wala rin siyang kawala. Ayan. Chinese nag-start ng business sa loan or utang. Good debt.
Okay, pagawa mo sa kanya ng paraan. Okay, kasi alam mo, actually, gusto kitang tulungan. Pwede mo sabihin sa kanya, ma'am, sir, actually, nakita ko may potential ka. Gusto kitang tulungan. Okay, kaya gagawa natin ng paraan para tong bronze package na to ma-start mo. Okay, pwede kang umutang. Okay, kasi bakit? Para nga makapag-start ka ng negosyo. Okay, so ganun. Pwede mo siya sabihin na pwede siyang umutang. Kasi wala siya pera, sabi niya ipon muna siya. Sabi mo sa kanya, pwede muna siyang umutang. Ganon. Okay, corny naman yan. Okay, di ko din to, ayan. So, ayan, for example, sinabi siya, corny naman yan. Ako din dati, ako corny yan ako, power, power, 1 million, etc. Okay, pinag-aralan ko ano ba talaga yung business. Doon ko nalaman na life-changing business pala ito. Pag sinabi, corny naman yan. Alam mo yon, so, nako-corny yan siya. Pwede mo sabihin sa kanya, ako din akala ko nung una. Okay, pero ang dami palang nabago ang buhay doing this business. O yan, no? Maraming buhay na ang nabago sa negosyong ito. May dating computer, ngayon nagkakotse na. Dating nangungupahan, may sarili ng bahay. Testimonies ulit, dun uli babagsak yan. Okay, ako din kala ko corny. Kaya lang may mga nakuusap ako. Ito, katulad ito, pakita ko sa yung picture ha. Ito, si Coach Mike tsaka si Mentor Arian. Ito, full time na ha. Wala tong trabaho, pero ito, ginagawang negosyo. Nagkaroon ng house and lot. Okay, kala ko corny din, pero nakita ko sa kanila, nakapunta ako sa bahay nila o nakausap ko siya, nag-mentoring siya sa amin, mga ganun. Okay, emphasize mo yung mga taong may resulta. Okay, naakala ko din corny din nung una. Ayan, okay lang magpaka-corny, ipayaman naman tayo. O yan, baksa ka uli dahil sa endorser. Okay, kaya kanina pinakita ko yung endorser kasi yun yung isang way mo para masagot mo si client natin. No, yung mga objection niya. Corny naman yan. Pakita mo si Manny Pacquiao. Okay, pasapak mo siya. Joke lang. So, ayan, mga mentor, sa pag sinabing corny, pakita mo si Manny Pacquiao. Okay, tsaka si Sir Happy Tulpo. Ito ba mga to, kung nakocorny yan, sila papayag kaya sila maging endorser. Di ba? So, pakita mo sa kanila, mga mentor, sa next, magkano na ba kinita mo dyan? Tinanong ka ngayon. Mentors, tinanong ka. Magkano na kinita mo dyan? Tell your sales income including retail and e-wallet. For example, mga mentors, yung laman mo may yung e-wallet mo may laman. Kahit maliit lang yan, no? Pwede mong pakita sa kanya yan. Kasi kung magkano man yan, pera pa din yan. Okay, so eto ha, sabi mo sa kanya, eto, ilang months ko palang ginagawa, ha? Part-time ko lang, eto yung kinita ko. Pakita mo sa kanya. What more pa kaya kung sineryoso ko to? Petix pa yan, ha? Okay? Kung kailan lang ako ganito, kung kailan lang ako ganyan, tsaka ako lang to inaasikaso, tsaka ako lang ginagawa, pero tignan mo naman, kahit papano, may naging laman. Ganyan din mangyayari sa'yo. Oh, eto pa, isa. Last week, may benta ako, 3 box. Kumita ako, 1.5. Gano'ng kaganda? Sabi mo na, kahit tong linggong to, isa lang ang benta ko. Within 2 weeks, may 2,000 ako. San mo naman pupulutin yon? Okay, pwede mong emphasize sa kanya yung retail na kinita mo at yung laman ng e-wallet mo. Pwede mong pakita ko lang po sa inyo. Magkakaroon po kayo ng ganto. Tawag po dito e-wallet, no? So, ayan na po, ayan na po, ayan na po, ayan na po. Okay? So, pakita mo sa kanya. Kahit maliit yan, okay lang yan. Diyan naman tayo lahat nagsisimula. Okay, sales per week per month. Okay, last week, eto yung kinita ko. Okay, pakita ko sa iyo, eto yung date. O, sunod na linggo, eto yung kinita ko. Next month, take note ha, tumataas. So, ibig sabihin, once na tinatrabaho natin to, yung susunod na buwan, ibang-iba na. Okay? So, ganun kaganda yung kitaan dito. Di ba? Pataas ng pataas. Okay? Kaya nga nag-decide ako kasi napansin ko, sa employment na ginagawa ko, 20 mil ako per month, o sabi mo na 30,000 ako per month, 3 years na ako, ang in-increase ko lang, 5 mil. Dati, nung nag-start ako, 25, naging 30 ako. Sunod, naging 35 ako. Eh, dito, per month ang taas ng sweldo. Di ba? Per month dito, laki ng kitaan. So, ganun kaganda, kaya talaga nag-decide ako. Okay? Yun yung po pwede natin kitain dito. Okay? Emphasize mo yung sweldo mo na dito, pataas ang kitaan. Okay? Pag tinanong ka, magkano ba kinikita mo dyan? Dito, good news, pataas ang kitaan dito. Okay? Kakasimula ako pa lang, pero yan nakinita ko. Baksak uli sa e-wallet. Okay, so tell short story about your mentor or yung mga mentors na same as background ng client. For example,
Yung kliyente natin, teacher, hanap tayo ng mga testimonies na teacher din. For example, nangingibang bansa, OFW, hanap tayo ng testimonies ng nag-OFW o nangingibang bansa din. Short story, kung paano nila ginagawa yung negosyo at kung magkano yung kinita nila. Okay, kasi kailangan naka-align eh. Ang hirap kasing absorb, no? Ako, teacher, pinapakita mo sa akin, call center. Magkaiba kami ng lane eh. Di ba? So, as much as possible mga mentors, pag may pinakita tayo, yung tutugma doon sa position ng client, hanggat maaari lang naman. Okay? Next. Love ka tayo. Networking ba yan? May idea ka ba sa networking? Tanungin mo siya. Okay? Prospect. Wala. Sumagot ngayon si prospect, no? Good, magugustuhan mo to. Okay? For example, sinabi niya, may idea siya, pakita mo yung strength ng company natin. Oh, no? Sinabi niya, networking ba yan? O ibig sabihin networking ba yan, narinig niya na yan sa iba. O meron na siyang insight tungkol dito sa negosyong di-discuss mo o sa pinagsasasabi natin. Okay? So, for example, no, ito kasi sa atin, no, kung halimbawa may nabalitaan ka na networking company, you own multiple account, mag-i-invest ka na mag-i-invest, dito hindi. No need, one time lang, single account tayo dito. Okay? So, ano ibig sabihin ng single account? May iba tayong training para dyan, ha? Tanungin mo si upline kung ano ibig sabihin ng single account. Okay? Alamin mo muna kung bakit siya negative. By the way, bro, nakapag-join ka na ba? By the way, ma'am, nakapag-join ka na ba before? O naging part ka ba ng multi-level marketing? Naging part ka na ba ng networking? Okay? So, kailangan, alamin, may idea tayo, pwede nating tanong sa kanya. Okay? Two reasons, hearsay or nag-join di kumita. Mga mentors, dalawa lang ang klase ng tao dito, no? Sa network multi-level marketing, no? Okay, so, yung iba dyan, pangkaraniwan sa mga kliyente natin, no? Naririnig-rinig nila, okay? Or nag-join sila, hindi kumita. Kaya ka lang naman di kikita, okay? Hindi natin nagawa yung part natin or may kakulangan, okay? Or nag-quit, yun lang yan. Pero wala po akong nakita na nagtuloy-tuloy dito na hindi kumita. Okay, kung naririnig niya, okay, halimbawa sinabi niya, narinig ko sa pinsan ko, dito maganda yan eh, mga networking. Yung pinsan mo yun, palagay ko, may kulang sa ginawa niya. Palagay ko, yung company kulang sa support sa kanila. Okay, pakita mo yung mga billboards natin, advertisement. Eto kasi itong company natin, alam niya na networking eh, di ba? Sinasabi niya nga sa'yo, networking. Networking ba yan? Okay, so, for example, no, sabi mo sa kanya, dito kakaiba yung support na ibibigay. Okay, nakikipagtalo. Ngayon, networking, ganito, ganyan. Pakita mo. Dito, no, emphasize ko lang sa'yo, pakita ko lang sa'yo, mga billboards natin, mga, ano natin, no, mga endorsers natin. No, ganyan tayo sinusuportahan ng company. Okay, baka naman si ginoinan niya, o baka naman doon sa kumpanya niya, na sinasabi ng pinsan mo, ng relative mo, wala man lang gantong support, pakita mo yung mga billboards. Okay? So, next. Pyramiding ba yan? Oh. Hindi, meron tayong sobrang gandang products, all organic imported from Australia. Okay? Pwede mo sabihin hindi. Kasi ang pyramiding or scam is mga ngako, nakikita ka nang wala kang gagawin. Hindi ito ganun. Okay? Ang pyramiding kasi tayo, may physical product tayo. Okay? Which is ine-endorse at ang supplier natin si Ms. Maritone Fernandez. Okay? All organic imported. Okay, ang pyramiding kasi most commonly, no? Yan yung sige, basta mag-i-invite ka. Tapos invest mo sa akin yung pera mo. Tapos time is 2 after 2 months. O time is 3. Okay, o makukuha mo yung 50%. Okay, na profit return within 1 month kahit wala kang gagawin. Ayan, delikado 'yan. Kasi wala kang hawak na products eh. Okay, so ang mangyayari doon, paano pag nag-close o nagtakbo na wala ka man lang pinakinabangan? Dito hindi. Okay? Once na nag-invest ka sa produkto pa lang, panalo ka. Okay? Sa produkto pa lang, win-win ka. Kasi bakit napakaganda ng products natin, mga mentors? Napakaganda. Okay? Ang dami-dami ng gumaling. Okay? So, dito pa lang, once na nag-join ka, panalo ka na. Okay? Wala kang talo dito. So, hindi siya pyramiding. Hindi rin siya scam. Okay? Ayan, no, makikita mo, no? Yung isa nating testimonies dito, pakita mo to. Ayan, no? Si Mr. President. No? Ayan, no? Nakikita mo yung mga nagtitiwala sa atin, di ba? Isang CPA. Okay? So, nakikita mo, kumita siya, oh. Nag-just for you siya. Ayan, I believe, no?
Diba? So, ganyan kaganda. Hindi basta-basta, no? At hindi kung sino-sino lang ang gumagawa ng negosyo natin. Okay? Kung credibility-wise, di ba? So, ganyan kaganda. Pakita mo yung mga personalities na ganyan doon sa mga client mo, no? O, meron nga pala dito, ganito, ganyan. Pakita mo yan. Okay? Sabi nga ni Michael Jordan, I've failed over and over, over again in my life and that's why I succeed. Ibig sabihin, kung yung kliyente mo, okay, at marami talaga siyang objection, okay lang yun, try ka lang ng try, okay? Kailangan, gathered ka lang ng gathered ng maraming kliyente, okay? Talk ka lang ng talk, practice lang ng practice, okay? Tandaan mo sa nagsisimula, no? Kaya nga sinasabi, no? Kailangan kasi dito sa business natin, ang intention natin is clear. Okay? Tutulungan natin siya. Gusto lang natin siyang tulungan para kung ma-reject man tayo, hindi ganun kabigat. Pero kapag ang tingin kasi natin, kailangan ko 'to. Kailangan ko 'tong mapajoin. Kasi magja-just po rin ako, kailangan ko 'yung napambili, pangmatrikula, pambili ng ganito. Alam mo 'yung personal intention lang. Masakit kapag na-reject ka. Unlike kapag tutulungan, clear sa iyo na kung ayaw niya, walang kaso. Kasi gusto mo lang naman tulungan siya. Okay? Next. Fall in love with the process and the results will come. Okay? Ibig sabihin mga mentors, kung meron man tayong mga rejection, natural lang yun. Natural lang. Kasi nag-aaral pa lang tayo. Dinedevelop pa natin yung sarili natin. Okay? Dinedevelop pa natin na maging tamang tao tayo. Okay? Yung heart natin, chinecheck pa ni Lord kung hindi ba tayo scammer. Diba? So, kailangan maka-align muna tayo. Okay? Kung kaya ba natin talagang mag-share ng hope. Okay. Once na ready ka na, sigurado yan. Okay. Kasunod yan yung success natin. Success mo. Okay. Embrace mo lang yung process. Embrace mo lang yung journey mo. Dahil yan ang babayaran sa'yo. Yung kwento mo. Ako nga dati, nagtotok, wala naman nagbabayad. Iyan ang babayaran sa'yo. Once na successful ka na. Ako nga dati, 100 invite eh. Dalawa lang umattend. Iyan ang babayaran sa'yo. Yung journey mo sa proseso bago ka maging successful. Okay? Kaya may kumikita ng 1 million per month. Deserve niya yon. Tanungin mo kung gaano siya kahirap, naghirap, bago siya kumita ng million. Deserve niya yon. Okay? Yung mga kumita ng, basta lahat yung kumita na yan, deserve nila yan. Kasi yung journey nila, dumaan sila sa proseso ng hirap. Okay? Next. Ayan. Ang hinahanap mo dito, mga mentors, yung mga tamang tao. Okay? Hindi yung mga, syempre, makaka-encounter tayo kung sino-sino yung matotok natin, kung sino-sino yung magiging clients natin. Hindi magjo-join, magjo-join, pero tandaan mo, ang hinahanap mo, yung mga tamang tao katulad nito. Okay? Na willing gawin yung negosyo. Okay? Naiisa ang vision. Yun ang hinahanap natin. Okay? Marami kang magiging inquiry. Marami kang magiging under ng organization mo. Okay? Pero ang hinahanap mo, eto. Yung same vision as you. Okay? So, ayan. Makikita mo, di ba? Isa, ayan. Different background. Pero kung ano yung nauna, nangyari ba sa susunod? Nangyari. Okay? Kaya, panghawakan mo lang kung nasan ka ngayon, kung ano yung nangyayari sa'yo. Kasi bakit? Kung ano ang resulta ng nauna, sigurado, kasunod ka. Basta maniwala ka. Okay, maniwala ka muna bago ibang tao. Ganun lang kasimple yun. Yeah? Hindi natin mapapaniwala sila kung ikaw mismo, hindi ka naniniwala. Kailangan mo munang maniwala. Okay? So, ayan. Mga mentors, carry pa ba? Nakailang oras na ba ako? Isa? Okay, so. Mga mentors, closing tips na po ako. Tapos na po tayo on how to handle objection. Okay, eto, medyo mabilis lang po ito. Closing tips. Okay, mga mentors, how to close a deal na ako. Okay, ito po yung ginagawa naming pagko-close ng deal. Okay, ito yung mga tips na sasabihin ko sa inyo kung paano mo mapapa-OTS on the spot ang kliyente mo. O, so, listen po tayo ha. Meron po tayong ginagamit na closing tips or weekend closing. Ano ibig sabihin yan? For example, okay, ginamit namin to ni Mentor Naomi. Yung kliyente niya, sabi sa amin, no, magjo-join daw siya next month. Iko-consult niya daw yung mga kamag-anak niya. Yun ang sinabi. Ngayon, sabi ko doon sa kliyente, ganito lang po yan, sir. Dadaan ang Friday, Saturday, Sunday. Napakarami pong nagjo-join ng weekend.
Weekend closing. Okay, ang weekend sa atin, Friday, Saturday, Sunday. Okay? So, ibig sabihin, pag maraming nag-join at nauna sila sa'yo, sayang. Dapat nasa ilalim mo na sila. Weekend closing. Ngayon, kapag po nag-decide ka bukas, lahat na magiging kliyente ng Friday, Saturday, Sunday, malaki chances nasa ilalim ng account mo. Okay, clear po tayo doon? Malaki chances nasa ilalim ng account mo once na nag-join ka bago mag-weekend. Kaya po ba bukas? Okay? Bukas po, pag na-process natin na encode, okay, lahat po ng magiging inquiries o kliyente natin ng weekends papasok, okay, o chances are, nasa ilalim mo sila. Need mo pumosisyon. Okay? Ano nga dito? So, next. Yan po yung isa nating closing, ha? Closing. Pag sinabi ng kliyente, next month na ako, next week na ako, sabihin mo sa kanya, okay, yung weekend closing. Okay? Sabihin mo sa kanya, kailangan niya pumosisyon bago mag-Lunes. Okay? Closing tips, mga mentors, kailangan ma-realize ng kliyente mo, no? Lalo na kung medyo, alam mo yon, yung kliyente natin, medyo may edad na, emphasize mo sa kanya na eto po, tong account natin sa IM Worldwide na papamana. Meron po tayo dyan beneficiary. Okay? At the end of the day, yung paghihirapan natin, mapapamana natin sa anak natin. Okay? Sa employment po kasi, halimbawa ako, presidente ng kumpanya, o sabihin mo ng manager ako, di ba? Pag ako po ba may anak, bukas makaluwa, gusto ko maging manager na rin, may papasa ko po ba agad? Di ba? Hindi. Dito po sa negosyo natin, once nag-invest kayo, pag susumikapan natin, tatrabahuhin natin, okay, at the end of the day, pag ayaw mo na, okay, nandun ka na sa retiring age, na close na, ayaw mo na, eto yung anak mo, nasa beneficiary. Nasa takip silim ka na, pwede mong ipasa. Okay, na ipapamana sa anak ang account natin. Okay, pwede mong pa-realize sa kanya. Okay, ito po ang good news, no? Pag yung mga pagsusumikapan natin, paghihirapan natin dito sa negosyo, is po pwede natin pamana sa magiging anak natin o sa anak natin. Okay? Parang tayo, magsasakripisyo lang tayo, tatrabahuhin natin at the end of the day negosyo na po pwedeng pamana. Okay? Next. Closing tips. Okay? So, kailangan niyang ma-realize, no? Na araw-araw, lumalabas tayo sa TV. Okay, rapid tool po. Magugulat ka yung kasama mo sa bahay member na. Oh? No, ito lang po yan. Ganto po yan kasimple, ma'am, sir, no? Once na hindi po tayo agad nag-decide, no? We assure you, no? Ina-assure ko po sa inyo, no? Na yung eventually, mai-invite din po kayo ng mga kamag-anak o mga kasama nyo. Okay? Ito po good news. Once po ngayon, nagpadala na kayo ng payment, ang kagandahan, hindi naman po sa akin, sa bank account ng company. Okay? Kasi syempre may mga tao na hindi naman tayo kilala. May mga tao na nagdududa. Okay? Syempre na-meet mo lang sa Facebook, nag-inquire lang sa page mo. So, ano gagawin natin? Okay? Basically, sasabihin mo sa bank account ng company, no? Tapos sabihin mo sa kanya na ito po, no? Kapag po hindi agad kayo nag-decide or nagdadalawang isip pa po kayo, matatap at matatap din po kayo kasi po nowadays online na. Okay, emphasize mo sa kanya. Ganto po lang yan kasimple. Katulad po kung paano nyo nakita yung account ko. Kung paano nyo nakita yung page ko. For example, sa wall nyo, lumalabas po yung mga advertisement. Tama? May makikita po ko dyan, sponsored ads. Ganon po kabilis para matap yung mga kakilala nyo. Kaya, kailangan na po natin mag-decide agad. Okay? Kailangan po natin agad gumawa ng account dito. Okay? Tanungin mo, anong package po ba nagustuhan nyo? Balik mo agad doon sa kanya yung tanong. Okay? Mga mentors, tandaan po natin, nag-present tayo, kumain ng oras natin yon, yung business presentation, trabaho po natin tanungin kung anong account ang kukunin niya. Trabaho po natin tanungin kung paano siya magbabayad. Mode of payment, cash, credit card, PayPal. Okay? Kailangan po matanong natin yan. Kasi bakit? Siyempre, nag-present ka na. Di ba? Nag-present na tayo. So, kailangan, masulit na natin yun. Okay? Closing tip. If may laman e-wallet mo, pakita mo. Kahit bago ka may income ka na or mga picture ng products transactions mo. Yun yung sinasabi ko kanina, mga mentors, no? Kapag po, may laman ng e-wallet mo, pakita mo. Okay? Kasi bakit? Kahit magkano pa yan, pera pa rin yan. Okay? So, ganun siya, mga mentors, no? Kailangan pa-emphasize natin dito sa kliyente na kumikita tayo. Okay? So, katulad yan, ito po, o, ganto ganyan, o, ilang days lang po yan, ganto ganyan. Pakita mo.
Okay. So may mga napapakuha, may mga nakukuha tayo sa ganun kasi nakikita nila. O pakita mo e-wallet ng mentors ko o katulad niyan. Ito yung e-wallet ko. Ha? Pakita ko naman sa iyo yung e-wallet ng kasamahan ko. Okay? Co-business partner ko dito. Pakita mo yung isang account ng mentor mo. O kung magkano yung laman ng account niya. O ang good news, diyan na rin ako papunta. Okay? At ang good news uli, ikaw naman na susunod. Once na nag-decide ka ngayon, okay, i-ending yung kikitain mo. Di ba? So, ganun lang din. Kasi ganun lang din ang ginawa ko. Okay? Patapos na po tayo. O, closing tips. Kailangan, kapag nagko-close tayo, matouch natin yung heart ng kliyente natin. Paano? Siyempre, kung OFW, kailangan, bilang OFW, ma-realize niya rin kung ano yung benefits na makukuha niya. Same pacing. Alam mo yon, ibig sabihin, kailangan nakaka-relate. Pa-realize mo sa kanya, kung OFW kliyente mo. Ako actually yung tatay ko, yung tito ko, umuwi ng Pilipinas. Pagkatapos ng linggo, pinapalayasan ng asawa niya. Pagkatapos ng dalawang linggo, wala na silang pera. Nangungutang na doon sa tindahan. Alam mo yun, kailangan ma-realize niya. Pero nung ginawa niya si IM, okay? Nung pinultime na si IM, ganto, ganyan, ganyan, ganto. Kailangan same pacing. May kwento ka, kung OFW siya, makahanap ka ng kwento na pang OFW. Gets po ba? Na real talk. Okay, na diretsuhan lang. Sabihin mo lang sa kanya. Okay? Kung ano yung mangyayari, kung ano yung nangyayari sa buhay ng isang OFW pag umuwi at walang negosyo. Okay? Kasi, ang closing the deal po talaga, bumabaksak yan sa realization. Okay? Lalo na kung matatouch mo yung heart niya ng kliyente natin. Okay? Lalo na kung magkakakonect siya. Okay? Lalo na kung same story, same background. Mas madali mo yun mapapapay in. O for example, employee naman, may kliyente ka, employee. O connect mo sa employee. Real talk mo din siya. Ito po, alam nyo, tong employee na to, simula nung ginawa niya si IM, hindi na po siya nagsoswipe ng card. Alam nyo po yun, hindi na po siya nagsasangla ng ATM. Yung mga ganon, kasi employed. Okay? Kailangan makakonect mga mentors. So, pakita ko lang po sa inyo, ito po, tong factor worker na to, part-time niya lang din po ito. Okay? Pero dati, lagi nakasangla ATM nito. Ngayon, ginagawa niya yung negosyo. Alam mo yun, realization, reality. Oh, negosyante. Kailangan, alam mo yung background nung kliyente mo. For example, negosyante. O, pakita mo sa kanya. Ito nga po, negosyante rin. Kayang-kaya nyo rin po. Di ba? Tapos, kapag closing na, oh, kailangan mga mentors, mag-guidean mo siya. No? Eh, nalipat ko na. So, kailangan mga mentors, mag-guidean mo siya kung paano yung magiging process niya, lalo na kung mga PayPal account. Okay? O, ganito po yan. Ganito po yung pagpa-process niyan. Okay? Kailangan dun na umikot yung conversation. Pag sinabi niyang gold, gusto ko. Okay? Pag sinabing gold ang gusto, kailangan mag-guidean muna siya kung paano niya mapapadala yung payment. Tanungin muna agad, paano niyo po ba napapadala remittance dito? Paano po kayo napapadala sa relative niyo? Ganun lang po gagawin natin, pero sa bank account po ng company. Okay? Tanong muna agad sa kanya kung paano pumapasok ang pera sa Pilipinas, lalo na kung nasa labas. Okay? Pagkatapos na, tsaka nyo pag-usapan ng shipping. Or either way, dapat nakaprepare na rin yung shipping natin. Okay? Mga mentors, no? Ito po ang katibayan, no? At patunay, no? Na kapag na-apply mo yung mga sinabi ni Coach Mike sa closing technique at sa how to handle rejection, ayan po ang possible na maging income mo. Okay? Iyan ang patotoo na merong just for you. 2.1 million na po ang kinita natin. Okay? Sa pamamagitan ng just for you. Ibig sabihin, bago mo kitain yan, direct mo lahat yan. Paano mo naging direct yan? Ibig sabihin, yun lang po ang sinabi naming mag-asawa. Okay? Yan lang po ang sinabi namin doon sa mga kliyente. Yung sinasabi ko po sa inyo. Yun po ang ginamit namin pang closing technique at pang handle ng objection para mapapayin namin sila. Okay, so ibig sabihin mga mentors, kung i-apply mo lang din po, okay, lahat ng pinagsasabi ko, malamang sa alamang, kitain mo rin yan. Tama po ba? Kasi nga, yun lang din na sinabi namin doon sa mga kliyente namin. Okay, kung paano namin sila napauot na pagbayad. Okay, as I believe, isa na lang ata, pangatlong just for ng Jade na kami, mga mentors, isa na lang. Okay, so, isipin mo. Ang 200,000 na Jade account naming mag-asawa ay kumita na ng 2.1 million sa Just For You. Ganun kasarap. Okay, ganun kaganda yung negosyo. Nag-invest ba uli kami? Hindi na. Hindi na uli kami nag-invest kasi tukod na, Jade account lang eh. Di ba? So, pangawakan mo lang. Yung pera na kinapital mo, mga mentors, lalaki din yan. Kailangan mo lang talaga mag-aral.
Okay? At i-apply. Okay? I-apply lang. Kung may kliyente, o kung ano sinabi ni Coach Mike, o sabihin mo din. Kung effective, okay. Kung di effective, okay din. Ganun talaga. Okay? At least, in-apply mo. Sinubukan mo. Ginawa mo ng paraan. Okay? Application. Walang ibang sikreto kundi application, mga mentors, no? So, next. Okay? Tapos na po ako, mga mentors. Tapos na po, no? Let me close with this one, no? For we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7, mga mentors, kung ano ang pinagdadaanan mo at nangyayari sa'yo, hindi iyan ang finish line mo. Okay? Kailangan paglaliman mo yung faith mo, yung paniniwala mo. Okay? Na, kung ano, okay, yung nakita mo nung nag-join ka, is talagang totoo yun. Kapit ka lang. Okay? Kapit ka lang. Journey mo kasi yan. Journey pinag-uusapan natin dito. Okay? Wag kang, wag tayong ano, wag tayong, ay, ang hirap, ay, ganto, ay, ganyan. Okay? Kailangan yung faith natin malalim. Okay, na mangyayari din talaga sa atin, which is totoo naman po talaga. Ganun lang talaga multi-level marketing. Okay, malalim paniniwala mo, nai-envision mo, totoo po yan, mangyayari sa yan. Okay, nai-imagine mo, totoo yan, mangyayari sa yan. Lalo na kung marunong ka mag-attract. Okay, kasi kapag na-attract mo, lalo na kung lagi mo nakikita, okay, eventually talaga, mas lalong napapabilis ang pangyayari. Gusto mo mag-rank up, change ka ng cover photo, pakita mo kung ano yung mga bagay na gusto mo, binibisita mo yan. Okay, nai-envision mo yan. Di ba? Gusto mo magkakotse. Hanap ka ng mga ganong klaseng sasakyan. Kaya nga po meron ditong mga nagkakasahaping eh. Di ba? Magkano yung gusto mong kitain? Edit mo yung ano mo. Di ba? Ina-attract mo lang naman eh. Eventually, mangyayari sa'yo kasi naniniwala ka. Kasi may faith ka. Okay? Hindi yung struggle mo. Doon ka nakapokus. Hindi yun yun. Dapat po mga mentors doon sa faith na mangyayari din sa'yo. Yung success nila. Okay? And with that, thank you so much. I hope marami po tayong natutunan, mga mentors. Okay, picture po muna tayo with my beautiful t-shirt.